Hello mga gaw, King Hearts TV here at nandito na naman tayo ngayon sa panibago nating tutorial at ang gagawin natin ngayon ay mag-i-install tayo ng windshield bracket ng ating Bergmann Street 125 para sa ating windshield visor. So bago tayo mag-install ng windshield visor sa ating Bergmann mga gaw, so kailangan natin ng bracket. So ang bracket na gagawin natin ay yung pang-inmax. Ayan, kung makikita nyo sa screen, ganyan yung bracket na i-install natin sa ating Bergmann Street 125. Actually, mayroon namang mga bracket na pang Bergmann, pero mas maganda kasi yung pang Inmax kasi malagyan natin ng pang Inmax na visor. Kasi yung mga Inmax visor, mga gaw, na magaganda yon kasi mas malalaki at mas matataas. So, yun yung bagay na bagay para dito sa ating Bergmann Street 125. So, yun ang i-install natin. So, bago tayo mag-install ng visor, so kailangan natin mag-install muna ng bracket. So ituturo ko sa inyo step by step kung ano yung unang gagawin para ma-install ng ating Bergmann Street 125 ang Inmax na bracket, windshield bracket or visor bracket. So ayan mga gaw. So ito pala mga gaw yung ating windshield bracket. So ayan. So syempre, bago tayo makapang-install nito para mas maganda, para safe yung pag-install natin sa ating Bergmann kasi pang-inmax to. So para safe tayo, kailangan natin ng ganito. Flat bar. So ganito. Hinati ko na lang to sa dalawa. So ito na siya ngayon, dalawa. Hinati ko to sa dalawa kasi kailangan natin to. So kung makikita nyo dyan sa screen, ito yung flat bar. Meron siyang makapal, meron din siyang manipis. So depende sa inyo kung ano yung gagawin nyo. O kung wala kayo nito, maghanap kayo ng mga pwedeng i-bracket natin para magkasya yung butas sa windshield bracket at saka sa butas ng ating Bergmann kasi magkaiba sila, Bergmann at saka Inmax magkaiba. So kung mag-install kayo ng windshield visor at saka windshield bracket na pang Inmax, so kailangan nyo to. At isa pa sa kailangan na natin ay ito. So ayan, 20 pieces yan, mura lang to kasi ang price nito is nasa 50 to 100. So ganun din dito, 50 to 100 din ang price nito. Ito nga pala ay winch bolt cap washer. So bolt cap washer yan. So ayan, tingnan nyo. So nasa screen, mabibili nyo lang yan sa Shopee. So ano pang hinihintay natin mga gaw, ipapakita ko na sa inyo kung paano install ang windshield bracket ng ating Inmax para sa Bergmann Street 125 natin. So tara. So ngayon mga gaw, ito yung ating windshield bracket. Tapos ito yung kanyang mga bolt na gagamitin natin. Ito yung bolt cap washer at ito naman yung flat bar na hinati natin sa dalawa. So ayan, ganito yan mataas. Hinati lang natin sa dalawa. So ipapakita ko sa inyo mga kung paano ito install. So sa para sa hindi kayo maguluhan at para safe yung visor ng Inmax dito sa ating Bergmann Street 125, kailangan natin itong windshield bracket. So ayan, itong windshield bracket naman, ito yung nagkukunik mula sa Bergmann Street 125 natin papunta sa ating windshield ng pang Inmax. Kaya pang Inmax ang gamit nating visor. So tandaan nyo to mga gaw at ulit-ulitin nyo pag panonood kasi ito yung tamang proseso para hindi masira yung inyong windshield ng pang Inmax o windshield visor na pang Inmax kung maglagay kayo sa ating Bergmann Street 125. So tandaan nyo mga gaw. So ito yung lagyan ng side mirror. So ayan, ito yung dalawa sa huli. So ang pag-install mga gaw is ganito. Unahin natin itong sa kabila. So sa pag-install natin ito mga gaw, ang paglagay nyo is kailangan ito nasa labas to. So ganyan. Ganito ang tamang proseso. So lagyan natin siya ng bolt. So ayan, lagyan natin ng bolt. So itong butas niya dito, para yan dito sa butas. Kaya siya mataas kasi pwede nyong adjustan. Paganyan. So ganyan, pwede nyong adjustan. So yan ang lagyan nyo ng bolt. Ngayon naman, itong butas naman ito mga gaw, kung makikita nyo ito, ayan, para yan dito. Kita nyo itong mataas na butas. So yan, para na yan dyan.
So pwede niyo yung i-adjust pag ganyan. Oh, ayan, pwede yung i-adjust. Oh. At saka pwede yung i-adjust pataas, pababa. So ganyan yung diskarte niyan. Ganon din dito sa kabila. So kailangan nasa labas to. So tingnan nyo yung itsura niya. So kailangan itong dalawa magka pareho yan. Ganon din dito sa kabila. So palabas to. So ganyan. So lagyan na natin ng bolt. At saka lock o washer lock. So dito naman. Saka mo lagyan ng lock niya. So ngayon mga gaw, ito no yung magiging itsura niya. So ayan, tingnan nyo. So ito naman yung sa ating side mirror. So yan yung ilagay nyo dito. So ang forma mangyayari dyan mga gaw, ganito. So ganito yung forma niyan. So tandaan nyo mga gaw, ganito yung magiging formahan niya. So huwag nyong kalimutan. Balik-balikin nyo pag ang panonood nito kasi ito yung tamang proseso para safe ang inyong visor o windshield ng NMAX na nilagay nyo sa Bergman. So ngayon mga gaw, lagyan nyo dito. Gagamitin natin tong flat bar dito sa ilalim. So ganyan ang mangyayari dyan. So ito, dito nyo to gagamitin. Ayan. So lagyan mo natin siya ng lock dyan. So mamaya i-explain ko sa inyo mamaya mga gaw kung bakit nilagyan natin ng ganito. So ayan, ito yung flat bar nilagay natin sa ilalim. So i-explain ko sa inyo mamaya kung bakit ganito. So ganun din sa kabila, gawin natin ganito. So ayan mga gaw, tapos na nating ilagay yung ating mga kailangan dito sa windshield bracket ng NMAX para sa Bergman natin. So ganito yung pormahan niya. So tingnan nyo ng maayos mga gaw para hindi kayo maguluhan. So ano yung tsura niya. So ayan, tandaan nyo yan kung paano kong ilagay. Tara. So ngayon mga gaw, dito natin i-explain sa iyo. Ito yung butas ng Bergman natin. Ito naman yung butas ng NMAX natin. At saka dito. So ngayon kung itabi nyo yan yung butas ng NMAX at saka butas ng Bergman dito at saka dito. So ang layo pagdating dito kasi itong Bergman hanggang dito lang. Samantalang itong NMAX nandito yung butas niya. Tingnan nyo mga gaw yung butas ng NMAX hanggang dito. Samantalang ang Bergman naman hanggang dito lang. So ito yung butas nilang dalawa. Tapos ito yung sa Bergman, ito yung sa NMAX. Yan ang dahilan kung bakit naglalagay tayo ng flat bar dito sa ilalim. Kasi dito natin ipapasok ang butas ng Bergman. So ang mangyayari dyan, kung ipasok mo yan sa butas ng NMAX, ganyan. So ngayon, dito yung butas ng NMAX. Ang Bergman dito, so is kabit nyo yan dito sa flat bar. So yan ang mangyayari ngayon mga gaw. So ipapakita ko sa inyo. Ayan. Tingnan nyo mga gaw. So ayan mga gaw, tingnan nyo yung maayos kung ano yung itsura niya para masundan nyo kung paano nyo i-install yung windshield bracket para sa inyong Bergman Street 125. Ayan mga gaw, ganun din dito sa kabila. Yan din yung gawin natin. So ayan yung bracket na nilagay natin. So ito yung lalagyan ng side mirror. So ayan mga gaw. So ayan. So ito yung butas ng NMAX bracket hanggang dito. Tapos ito naman yung sa Bergman hanggang dito lang. So itong flat bar ang dahilan kung bakit siya nagkasya.
So ayan mga gaw, kung makikita nyo, ayan na yung forma niya. So ayan mga gaw, i-adjust nyo yan. Ganyan. So, pwede rin sa taas. Ayan. So sa side mirror ito. Kung kung mapapansin nyo mga gaw, sa ilalim, nilagyan ko yan yung spacer. So ang ginawa kong spacer, yung ball cap washer. Ayan. Ito mga gaw. Ito. Nilagyan ko ito sa gilid. Ayan. Sa ilalim. Itong apat na to, meron yan. Nilagyan ko lang yan para mas maganda siya tingnan kasi aangat siya ng konti. So, mas maganda siya para sa akin. Kay mas umangat siya yung konti. Ayan. Pero nasa sa inyo na yun mga gaw kung lalagyan nyo or hindi. Kung wala kayong ganyan, pwede naman i-direct nyo yan. Walang magiging problema dyan. So, discarte nyo na yan. Sariling discarte nyo na yan. Pero ito, ang pag-install nito, tingnan nyo kung paano. So, ganito yung tamang pag-install ng windshield bracket. So, kung meron kayong Inmax na windshield visor, so, pwede nyo ilagay. Gaya nito. So, ito mga gaw, meron tayo ditong Inmax na windshield visor. So, tingnan nyo, napakataas ang laki. So, pwede na kayong maglagay dyan. So, ayan. So, pwede na yan. So, kaya siya merong Inmax windshield bracket. Kasi mag-install tayo ng Inmax windshield visor. Ayan. So, mamaya ituturo ko sa inyo kung paano ito i-install. Kung paano ito ilagay. Kasi kung i-direct nyo lang yan, hindi yan kasya. So, may discarte dyan. So ayun mga gaw, kung nakita nyo yung video ko, kung pinanood nyo, so ngayon nasubaybayan nyo na at alam nyo na kung paano i-install yung ating Inmax windshield bracket para sa ating Bergman Street 125. Sundan nyo lang yung video ko mga gaw kasi yun yung tamang proseso para makapaglagay tayo ng windshield visor sa ating Bergman Street 125 na pang Inmax. Kasi yung pang Inmax kasi mas malaki siya, mas maganda, saka mas bagay siya sa ating Bergman Street 125. So yun mga gaw, the next video natin mga gaw is ituturo ko sa inyo kung paano ilagay yung ating windshield visor na pang Inmax. So ayun mga gaw, salamat sa panonood.